Alright, good day mga kaboss amo, and welcome back sa ating channel. So today's vlog mga kaboss amo ay mag-i-install po tayo ng MOCC na hollowed horn para sa ating EXT150. So meron na rin po siyang kasamang relay socket mga kaboss amo at relay. So ito po yung kakabitan natin mga kaboss amo, Microbike EXT150. Yan, para po sa mga may mga ganitong klaseng motor, bibigyan ko po kayo ng guide kung paano nyo po kakabitan ng malinis na pagkakakabit. So ito po yung ikakabit natin na busina, MOCC po siya, class A lang po siya mga kaboss amo. Yan. So dalawang pares po siya, isang low at isang high. So ito mga kaboss amo, standard lang na pag-install kasi po hindi po siya dual contact, hindi rin siya, wala rin po siyang interruptor relay. So standard lang po talaga. Ito po yung mga bracket mga kaboss amo. Ayan, medyo makapal naman po siya. Tapos ito naman po yung relay na gagamitin natin. So ito po yung socket niya mga kaboss amo. Papakita ko po sa inyo kung paano po ito ikakabit. Ayan. So tapos ito, meron pa siyang kasamang wire para sa ground ng busina natin. So ito po yung relay natin mga kaboss amo. Ayan. So 5 pin po yan, SPDT po yung kailangan natin dito. Ay sorry, SPST pala. So pang busina lang po. So yan, ito yung mga kasama ng ating relay socket. Tapos mga kaboss amo, ito na. Ang una po natin gawin ay i-test po muna natin, sound test muna natin yung ating busina, para pag kinabit natin sa motor mga kaboss amo, kung sakaling hindi umandar, so ibig sabihin may mali sa connection natin. Kasi na-testing na natin yung busina bago natin ikabit. So para alam nyo na rin yung standard na pagkakabit na ito mga kaboss amo. Yan. So simple lang naman to. Itong blue wire, ikakabit nyo yan sa busina, magkabila sila, tag isa sila. Tapos yung black wire mga kaboss amo, kinabit ko na rin sa busina natin. Yung black wire ground po yan. Yung blue naman positive po yan na manggagaling sa relay natin. Kung susundan nyo po sa relay, number 87 po siya yung load po. Tapos itong yellow, dalawang yellow na to, ito naman po yung trigger mga kaboss amo. Pag sinundan nyo, 85 tsaka 86 po yan sa relay natin. So ang gagawin natin, ilalagay lang natin itong isang yellow dito sa negative ng battery natin. Yan. Kasama niya yung black wire galing papunta dun sa busina. So nilagay ko siya sa negative ng battery para naka-ready na yung negative. So ibig sabihin, positive trigger yung pag-test natin dito. Tapos mga kaboss amo, itong red wire, ito naman yung number 30 ng relay. Ikakabit nyo lang siya sa positive ng battery. Pero pag sa motor na, lalagyan natin siya ng fuse. Tetesting lang naman natin siya ngayon. Tapos ilagay na natin tong relay natin mga kaboss amo. Alright kaboss amo, so katapos na po natin install itong MOCC na class A dito sa EXT150 natin. So ito na rin po yung ating relay na may kasamang relay socket. So plug and play po yung ginawa natin dito kaboss amo, kaya napakadali lang sundan. So yung dalawang yellow po, mapapansin nyo yan, dalawang yellow na yan galing dito. Ito yung 85 tsaka yung 86, so trigger sila, kahit magkabaligtad sila pwede. Ikakabit nyo lang po siya dito sa stock na terminal ng horn natin. Yan. Dalawang yellow dito sa stock terminal ng horn. Bubunutin nyo dito sa stock na busina niya. Ayun yung stock na busina. Ano, bubunutin nyo dito. Tapos ilalagay nyo sa dalawang yellow. Tag isa sila. Pwede magkabaligtad yan kaboss amo. Walang problema. Tapos itong blue, ilalagay nyo dito sa isang busina. Ayan, nakalagay siya dito sa terminal ng busina. Yung isang blue naman, pares 87 naman yan eh. Andun din sa isang busina. Ayan oh. Tapos, lalagay nyo ng ground yung busina nyo para gumana.
Ayan, may ground tayo dyan. Ayan. Sa kabila, kung yung kulay black yung ground. Ito, kabasahan mo. Ayan. Ground ko lang siya dito. Ayan, oh. Nilagay ko lang siya dyan. Ayan na, ground na yan. Body ground na yan. Tapos, yung red wire naman galing dito sa relay socket, papagapangin nyo papunta sa battery, sa positive. Siyempre, dapat may fuse. Ayan. Ako, nilagyan ko ng fuse yan. Papunta dito sa positive ng battery. Yun, yun lang. So, ibalik muna natin yung kahat, tapos testing natin. So, yan. Tapos na po. Ayan, oh, malinis na po yung wirings natin. Oh, parang walang nangyari. Oh. Ito yung relay natin. Nilagyan natin ito. Baka mahulog kasi. Tapos, ito yung horn natin. Tapos, sa kabila. Ayan, maporma siya. Mga kabos amo. Start na natin. Sina. Ikaw nga bumusin na, sir. Ikaw nga bumusin na. Alright. Lakas. Okay na, sir.